Hello guys, magagandang lalaki tayo. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano gawing keyless ang ating mga motorsiklo gamit ang 12 volts learning code remote control switch with receiver na siya. Meron siyang remote, saka meron siyang receiver. Kaya, let's do it. Bago ang lahat, ituturo ko muna sa inyo kung paano magiging wirings natin. Ang magiging wirings natin dito sa relay is ganito lang. Una, meron itong mga 5 na nalagyanan ng wires. Tapos meron ditong screws kung saan ihigpitan natin siya kapag inilagay na para hindi siya nahihila o natatanggal kapag nasa motor na siya. Para mas madaling intindihin mga pre, makikita mo rito sa likod, may mga sign naman to. Ito yung positive side ng battery, tsaka negative side. 12 volts nga pala itong relay na ito, 43 megahertz. Bibili ito sa Lazada tsaka sa Shopee, paki-search nyo na lang. Ilalagay ko na rin sa description kung anong link yung pinagbilhan ko. So ito yung positive side ng battery, tsaka ito yung negative side. Itong common, itong COM, ang wiring nito is manggagaling sa battery mismo. Nakarekta na ito sa battery. Tsaka meron pa tayong dalawang natitira, ang normally open tsaka normally closed. Pero ang gagamitin lang natin is yung normally open. Sa mga nagtatanong kung anong kaibahan ng normally open tsaka sa normally closed is ganito lang. Sa normally open, hanggat walang trigger, for example, ang trigger na natin is itong sa remote na to, hanggang walang trigger or pindot na ginagawa, itong normally open is walang power. Kapag nagkaroon tayo ng pindot or trigger, saka lang magkakaroon ng power itong normally open. Unlike dito sa normally close, laging may power to kahit hindi mo siya ginagawan or nilalagyan ng trigger sa remote. Ngayon, pag pinindot natin itong remote, nagkaroon na siya ng trigger, mawawala na yung power dito sa normally close. Ganun lang, yun lang yung kaibahan nun. And susunod, punta na tayo sa motorsiklo para install ito. Tara! Dito natin ikakabit ang ating relay. Pero bago ang lahat, babaklasin muna natin yung fairings na ito para may kabit na ito. Ito guys, naikabit na natin ang ating relay o ang ating receiver. Gaya nung sinabi ko kanina, ito yung wirings niya. Itong negative pin na to, ito yung negative side ng battery. Tapos yung itong plus is yung positive. Itong common, ito yung direkta mismo sa battery. Gumawa ko ng linya dyan. Diretso ito, rekta sa battery. Tapos yung normally open, ang ginawa ko kasi, kumuha ako ng linya sa accessory wire. Yung accessory wire, ito yung linya sa motorsiklo na kapag sinusian, ay nagkakaroon ng power. Dito ako kumuha sa may ignition. Dito sa ignition na yan. Merong dalawang wire dito. Yung isa, before ignition, tsaka yung after ignition. Yung before ignition na wire, is yun yung mismong nakarekta sa battery. Tapos yung after ignition, yun yung nagkakaroon lamang ng power kapag sinususian natin. So yung after ignition na wire na yon or yung tinatawag na accessory wire, eh yun yung kinabit ko mismo dito sa normally open. Ayan, naikabit ko na siya. Positive side sa battery, rekta to. Tapos negative side sa battery. Itong common, ito yung rekta rin to sa battery, tapos yung normally open, ito yung accessory wire natin na kung saan kapag sinusian yung motorsiklo, dun lamang ito nagkakaroon ng power. Ngayon, iti-test na natin kung okay ba yung nagawa kong wirings. Ito yung paiilawin natin, proof na kahit di mo siya sinususian, hindi siya iilaw. Example, tingnan mo itong susi. Pag sinusian siya, saka lamang siya iilaw. Ngayon, susubukan nating pailawin to kahit hindi sinususian. Ibig sabihin nun, naka-on na yung ating motorsiklo. Ayan na, pag sinusian, naka-on yung motorsiklo, tapos pag pinatay, patay siya. Ngayon, gagamit tayo ng remote. Ituturo ko muna pala kung paano yung magiging learning ng ating relay or ating receiver. Meron tayong tatlong learning codes. Yung unang pindot, ang tinatawag na momentary. Pag una, pipindot ka ng isa, tapos makikita mo, umiilaw na yan. Ibig sabihin, tumatanggap na siya ng command kung anong button yung gagamitin natin para sa momentary. So, ang normally na ginagamit is itong nasa taas o itong letter A. So, pipindutin lang natin. Ayan. So, natanggap na ng ating receiver yung command na gagawin natin. Ang momentary, ito yung pag pinindot mo itong button na to,
At saka lang mag-on ito, hanggang di mo binibitawan, naka-on pa rin itong ating headlight or yung ating motorsiklo. Example, pag binitawan mo to, patay din siya. Pag pinindot mo, dinan mo lang, naka-on siya. Tapos pag binitawan mo, patay siya. Ayan, mostly ginagamit din ito, or pwede rin itong gamitin sa starter ng motor. Kung gusto mo siyang start, ng hindi mo ginagamit itong push button dito sa mismong motorsiklo. Ang gamitin lang natin itong remote. Ang mode number 2, ang tinatawag na toggle. Sa mode na to, pipindot tayo dito sa may button na to, pakibokus nga to. Merong isang maliit na button dito, ito yung pinindot ko kanina nung pinakita ko yung momentary. Pipindot tayo ng dalawang beses. Ayan, tumatanggap na naman siya ng command kung paanong button yung gagamitin natin sa toggle na mode. So, ang pipindutin lang natin itong letter A. Pangkaraniwan naman kasing ginagamit itong A lang. So, yan. Nareceive na ng ating receiver kung ano yung code na gagamitin natin para sa toggle. Yung toggle switch naman, ito yung pag pinindot mo siya, sisindi ito. Tapos, pag pinindot mo ulit, mamatay siya. Sample. Ayan, binitawan ko na siya, still naka-on pa rin yung ating motorsiklo. Pero pag pinindot mo na siya, doon pa lang siya mamamatay. Yun yung tinatawag na toggle mode para sa relay na to. Ang third and last na mode niya is yung tinatawag na latch. Latch. So, kung yung nauna, unang pindot sa momentary, dalawang pindot para sa toggle, at yung pangatlong pindot is yung sa latch. Pipindutin ng tatlong beses. 1, 2, 3. So, yan. Tumatanggap na siya ng command para sa ating latch mode. Una, pindutin natin itong letter A. Ito yung magiging on ng ating motorsiklo. Tapos itong letter B, ito yung magiging off. So, yon, na-learn niya na yung ating command. So, testing natin. Itong letter A para sa on, tapos itong letter B para sa off. Try. So, yan. Then, B. Para sa off. Okay, nakita nyo yun? Subukan natin. O, letter A yung pinangsindi ko, tapos itong letter B, pangpatay. Pero kahit subukan kong pindutin itong letter A, hindi na mamatay yan. Kasi ang command na na-learn niya is yung letter B as off. So, kung papatay natin siya, itong letter B lang. So, yun. Ganun lang kadali yung mga press. Sa wirings na to, bahala na kayong mag-ayos kung saan yung siya ilalagay, yung hindi masyadong magagalaw. Meron itong bahay. Ito. Ilalagay natin siya rito para hindi siya masyadong magagalaw. Ang gagawin ko mamaya, lagyan ko ito ng glue stick para hindi siya umaalog. Ngayon, papaanda rin natin. Ito yung susian, hindi ako gamit ng susi. Ang gagamitin ko na lang is itong remote na ginawa natin, na in-install natin kanina. Tingnan natin. Ayan. Tapos magpapatayin, ito lang isa. Letter B. Alright. Subukan natin start. Ayan, maandar na siya. Ngayon, para patayin itong letter B. Alright. Okay. Ang tutorial na to is applicable lang para sa mga 2 wires na ignition switch. Para sa mga motor na may 4 to 6 wires na ang kanilang ignition switch, kakailangan na nating magdagdag ng panibagong relay. Kung nagustuhan mo ang tutorial ko, please like, share, and subscribe.